Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Pero nagbibingi-bingihan ka. Nagbubulag-bulagan ka. Dahil makasarili ka, Blessy. At ikaw, manhid ka, ate. May pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung ano sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo naman kadugo. Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Sige lang kayo, para. Kaunay nung sagot mo. At ikaw, manhid ka. Di ba? Hanggang saan nga ba ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakamali ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Liwai sa ating dulang sa kanyang panahon. Hindi naman itong hayaan kasi itong hayaan visual eh. Pakinggan. Mang David, kayo po pala. Gabi na po ha. At napasugod po kayo sa ulan. Ang aling-huling mo, inaapoy na lagnat. Eh kung pwede sana kitang maisama sa bahay para matingnan mo ang kalagayan niya. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko. Natataranta na rin ako. Eh sige po, sasama ako sa bahay niyo. Sandali lang ho, kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Salamat, Liwai. Maraming salamat. Tita! Si Ate Liwai pa rin palang tinatawag ng mga taga dito kapag may mga problema sila. Eh, kasi nga, isang tawag lamang nila sa Ate Liwai mo. Ay, panapakalakas ng ulan, sasama at sasama siya talaga sa kanila. Eh, paano kung cancer na pala ang dahilan ng pagkakasakit ng tao? Pwede pa ba yung mga pahimas-himas, yung mga dasal-dasal niya? Kahit pa paano, ito alaman naman ang ating mo sa first aid. Mula sa natutunan niya sa... kaalaman, Dre. Pagkaalaman, ibig sabihin, may kaalaman. Yung mga dasal-dasal niya? Kahit pa paano. Ito alaman ang pahimas-himas, yung mga dasal-dasal niya. Mas, yung mga dasal-dasal niya. Kahit pa paano. May kaalaman naman ang ating mga sa first aid. Mula sa natutunan niya sa caregiving course na pinag-aralan niya. At saka alam din niya ang gagawin niya sa mga oras ng emergency. Mabababaw rin kasi yung mga taga rito. Madaling makuha ang mga loob. Tsaka ano ba nakita nila kay Ate Liwai? At bakit sobra-sobra ang pagpahalaga nila sa kanya? Bumaba na po ang lagnat ni Aling Kuling dahil sa pinainom ko sa kanyang gamot sa lagnat, Mang David. Nakatulong din po yung pagpunas-punas sa kanya ng basang bimpo para mabawasan ang init ng kanyang katawan. Salamat sa Diyos at kahit papano'y nabawasan ang pag-aalala ko. Babantayan ko po muna siya hanggang mamaya. Ano't ano man po, kapag bumalik ang lagnat niya, dali na po natin siya sa ospital. Kailangan din po kasi malaman ng dahilan kung bakit pabalik-balik ang lagnat niya. Hiramin na lang po natin yung sasakyang service ng barangay. Eh, sige. Ikaw na bahala sa aling-huling mo, Liwai. Eh, sana'y humupa na ng tuluyan ang lagnat niya. Ikaw, maabot na. Nasuwan na lang po. Joel! Joel! Joel, sandali! Blessy, nagmamadali ako. Marami kong gagawin sa gilingan ng palay. Bakit iniiwasan mo ko? Ano bang problema mo? Eh, bakit ka pa kasi nagbalik? Para lang saktan ulit ang kalooban ko. Isa pa, wala naman sa lugar na ito mga pangarap mo, hindi ba? Oo! Inaamin ko. Bigo ako sa mga pangarap ko.
Bumagsak ako sa battery exam sa nursing. Kaya hindi na ako magiging isang nurse kahit kailan. Katulad din ng katotohanan na hindi na ako makakapag-ibang bansa. Tulad na pinapangarap ko. O ngayon, pagtawanan mo ako, Joel. Pagtawanan mo ako dahil hindi ako nagtagumpay sa mga gusto ko mangyari sa buhay! Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayan ng tampo sa atin na ito. Sa kanyang panahon. Hanggang ngayon ba, hindi pa sinasabi sa iyo ni Blessy ang dahilan nang bigla niyang pag-uwi rito sa baryo, Lida? Ay, hindi. Nag-aalangan naman akong talungin. Hindi mo naman ang ugali ng anak nung yun. May karapatan nating malaman ang mga nangyayari sa kanya. Lalo na sa pag-aaral niya. Dahil sa kanya lahat napupunta yung pinagbentahan ng ani nating palay. Mula nga kasi nang dumating siya rito, wala siyang binabanggit nung kultun. Ayoko nga kasing pangunahan. Tsak na mag-aalboroto. Ang mahirap nga, sa sobrang pag-iingat natin sa maaari niyang maramdaman, may umaabuso naman siya. Tingnan mo, parang tau-tauhan lang ang turing niya sa atin dito. Madalas, daan-daanan lang niya tayo rito. Ako ha, iniisip ko na lang, epekto yun ng mga maintenance na gamot na iniinom niya magpahangar ngayon. Lalo na yung pagiging bugduti niya. Kahit na ano pa ang sabihin mo, kailangan pa rin nating malaman kung bakit bigla na lamang siya umuwi rito sa baryo. Hindi mo ba napansin? Parang halos lahat ng gamit niya sa dormitoryo, inuwi na niyang lahat dito. Lampas-lampasan. Babae! 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 Eh, Liway! Tulungan mo ako! Hakutin na nga sinabi ni Lanko! Eh, maparating ang malakas na ulan! Matutulaw ang asin ko! Pwede ba? Wala dito yung taong hinahanap mo? Masisigaw mo! Nasira tulit tulog ko eh! Eh, tulungan ka na nga! Huwag ka alis yung babato ko lahat ng madapot ko rin! David, patuloy kita ng asin. Mang David, hindi po ba si Aling Sela yung nawala ng malay na yun at bumagsak sa kalsada? Oo nga. Mabuti pa sa kluluhan natin siya. Blessy! Bakit hindi mo ako tinawag sa likod bahay nang hanapin ako kanina ni Aling Sela? Bakit? Obligasyon ba kitang tawagin? Para lang sa patandang yon? Sinira na nga rin yung tulog ko, aabalahin pa niya ako? Natunaw lahat ng asin na nakabilad ni Aling Sela. Kung tinawag mo sana ako sa likod bahay, baka may nahakot pa kaming ilang sako bago bumuhos ang ulan. Bakit kasi nagbibilad pa siya ng asin? Panahon ng tag-ulan. Kinala ni namang David at Joel si Aling Sela sa ospital. Inatake sa sobrang depresyon dahil sa nakitang unti-unting pagkatunaw ng kanyang asin na naulanan. Pero kung nanaig lang sana sa iyo ng mga sandaling yun ang pagtulong sa kapwa, baka naisalba pa ng matanda ang kanyang hanap buhay. Eh bakit ba parang kasalanan ko pa ang pagkatunaw ng asin sa ulan ng matandang yun? Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo, pero nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka, dahil makasarili ka, Blessy! At ikaw! Malhid ka, ate! May pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan na hindi mo naman kadugo! Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Malhid? Oh.
mas okay pa sa akin yan eh. Nakakasilaw eh. Oo, oh, masyadong maliwala. Sobrang ano? Pwede din eh. Sobrang. Oo, okay lang. Nakakasilaw lang mata yun. Naalala mo yung dagdabing title? Ganyan? Pagkakasabing na nagbabawin. Oo. Yung maliwanag. Ang dilim ng paligid tapos... Ipagpatuloy natin ang pagkinig sa kasaysayang tampo sa araw na ito. Yan, sarang! Kahit kailan, hindi naging madamot sa iyong Ate Liway mo, Blasi. Hindi masusukat ng anumang bagay dito sa mundo ang ginawa niyang pagsasakripisyo para sa iyo. Mula noong mga bata pa kayo, kahit magpahanggang ngayon. Alam niyo, Tay, yung mga sinasabi niyong yan ang hindi ko talaga maintindihan. Kapag nagkakaroon kami ng problema ni ate, palagi niyong sinusumbat sa akin ang bagay na yan. 13 anyos ka pa lang noon, Blessy. Mabalik-balik ka sa ospital dahil sa kung ano-anong karamdaman. Hanggang tapatin kami ng doktor na hindi na gumagana ang iyong mga bato at kailangan mo sumailalim sa isang kidney transplant. Sa puntong yun, kailangan na naming magdesisyon ng nanay mo. Halos naubos na rin kasi ang kabuhayan natin noon dahil sa iyong pagpapagamot. Kaya hindi na namin kayang magbayad pa sa isang donor na manggagaling sa labas. Kung ganun, sino naging donor ko? Yung matalawan ng asin, si Joel. Magandang umaga po, Aling Nida. Joel. Napasyal kayo rito sa gilingan ng palay ko. Ipagigiling ko nga kasi yung limang sako ng palay na ibinaba ng tricycle sa harapan ng gilingan mo. Ah. Alam mo na, pagulang na. Kailangan may nakatabi ng bigas para sa pagkain. Oo, tama po yun. O sige, ako na pong magbubuhat. Papasok dito sa loob ng mga sako. Apay! Dadagdagan na pala mga gilingan mo ng palay, ah. Ay, opo. Sinikap ko po talaga makabili ng ilang dagdag na makina para hindi na po lumayo mga kalugan natin sa pagpapagiling ng palay. Joel? Po? Yun tungkol sa mga maling asal sa iyo na blessing. Ako nang humihingi ng paumanhin sa iyo, ha? Naku, wala po kayong dapat alalahanin na Almida. Kabisado ko na po ang ugali ni blessing. Naunawaan ko po sa maraming bagay. Alam ko, mahal mo ang anak ko, Joel. Wala namang pong nababago sa nararamdaman ko kay Blessing. Lalo na sa kanya ko naman inuukol ang mga pagsisikap ko sa buhay. Nang sabihin sa akin noon na itayok ina yung kondisyon mo, hindi na ako nagdalawang isip pang ibigay sa iyo ang isang bato ko. At ang ginawa ko noon, hindi ko yung pinagsisisihan kailanman. Isipin pag binigyan ko ng masamang kahulugan yung mga paghihigpit mo. Kasi akala ko, gusto mong kontrolin ang buhay ko. Kailangan kitang pangalagaan dahil mahal kita. Gusto ko magkasama pa tayo ng matagal-tagal habang tayo nabubuhay. Pero bumalik ako rito bigo sa mga pangarap ko, ate. Pwede namang magsimulang muli, di ba? Si Joel, mahal ka niya. Kasama ka sa mga pangarap niya. Ngayon ko na patunay.
kasaysayan. Kung gaano pa rin niyo ako pinahahalagahan sa kabila ng mga pagkukulang ko. Ikaw, si Nainay at Itay, at si Joey. Ngayon ko rin napatunayan kung bakit mahal ka ng mga tao dito sa baryo, ate. Dahil ikaw ang nagsisilbing pag-asa sa mga sandali na kanila, mga kabiguan. Ate. Basta ako, palagi lang ako nandito para sa'yo. Kung may mga pagkakataon nang kailangan kong itama ang mga bagay-bagay, yun ay dahil mahal kita. At para sa kabutihan mo lamang ang lahat. Pagtanggap sa sariling damdamin. Pagpapakita ng pangunawa sa kalagayan at pangangailangan ng kapwa. Ang mga ito ang mahahalagang sangkap sa pagbuo ng mabubuting layunin. Kapag nataglay mo ang ganyang mga katangian, tutulungan ka ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Geraldine de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Abari Cruz, Special Sound Effects, Jerry Butiar, Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.